Good day everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. Ano ko nang itong time kasi hindi pa lumalabas yung araw kasi may ulap. So hopefully hindi ako mabutan sa sikat na kasi mainit dito. Then ito na muna ang sishare ko sa inyo, itong aking mini forest na cooking tea. Before isa matangkad ito, ngayon sinubukan kong kupitan pababa para mapoportion siya. So dito ko na lang dinala yung white background ko kasi sobrang bigat, hindi ko makayang buhatin. So ang gawin ko nito is this area 83 pababa. Then I'm expecting na tumutubo dito sa gitna para maging triangular shape. So you can see, hindi magandang tignan, so pangit. Tapos nagpa-plat, parang nagpa-plat lang siya. So this is it na. This look like an abandoned kata. Talagang totoo na talaga siya. Forest talaga siya kasi ang daming damo sa ilalim. Ito is active ng ito. Tapos puntong cooking tea kasi matagal man maging maliit itong mga dahon. Sa akin lang, at least may cooking tea din ako problema sa cooking tea, hindi ko pa nakuha yung style nito kasi yung mga sanga, walang direction kahit saan magpunta. So, nahihirapan ako sa gupit. So, ang gawin ko ng ito siguro parang yung tatapit gawing bilog. But, puno. Para ayan na ito, parang hindi ko lang muna pinapansin kasi try ko muna na maging siya yung maging wild talaga. Ayan lang, hindi man nagtubo. As you can see, itong this area here supposed to be limang mauna sana ito sa ito sa naka-triangular. Kung tignan mo dito, kung walang video, triangular siya, pero tignan ko sa monitor kamera, hindi na siya triangular. Hindi siya magandang tignan. Tinumba because kung ipatayo ko yan, maging even number na yung bilang ng puno. So tinumba ko siya, so bali na odd number na itong naiwan. So parang style din yan yung nakabigla ng puno dito. Ipo-focus ko mamaya, makikita niyo itong mga damang lalo tapos kaano pa tantang ito. This year, nahihirapan ako because of the direction ng mga dahon. Sana niya walang direction. Yan na siya. Hindi masyadong malaki yung mga trunk niya ng mga puno. Pero sobra na matanda na tayo. Yan. Nahirapan ako sa camera since yan. So, makikita nyo, you know? Grabe yung mga niya. So, kung makikita ninyo sa video, pati ako, tingnan ko yung nagre-record. Hindi
talaga siya magandang tingnan, parang flat lang. Maganda sana kung ito, itong dalawang malaki sa likod, isa ano, matangkad. So, nagkamali ng pagputol. So, hindi naging triangular yung dating niya, parang flat lang. So, pabayaan na lang muna or ipawild na lang muna itong ito para mag-produce ulit ng dahon, tapos magka-reproduce na siya o so anyway, yung sa ilalim it's locked, gubatan talaga because of the moss, pero this is exposed 100% of sunlight, kaya lang hindi ko alam bakit lagi nag-moss puro na ito, but hindi man ito ma-refast ko because very mabigat, mahirapan ako sa pagbuhat. So for this day, 2017 of November 2022. So ito lang muna ang masishare ko sa inyo. Then humingi ako ng tulong kung sino mga expert dyan sa computer, kasi may video ako na kinukopya ng iba. So hindi ko alam paano yun i-report siya, kung sino sa inyo marunong. So for the sake na humingi ako ng tulong sa inyo, kayo na lang mag-report kung paano. So that is the Dumaguete City Pista coverage. So sana naman yung kumukopya sa video ko, parang awa naman, pinaghirapan ko doon, tumayo ako ng halos how many hours waiting for the parade to cover up some footage or some yung coverage, anong tawag yun, for how many hours ako naghintay, ako nang tira, kahit na bali pa yung stand ng camera ko kasi nasagit ng naglalakad. So pinatuloy ko pa rin yung pag-covered ng parade, kaya lang nakakasakit naman isipin na may ibang tao na I don't know kung alam niya yung patakaran about YouTube na kinukopya yung video ko. So yun na lang. So sana yung mga expert na mga subscriber ko, tulungan niyo ako regarding my video na kinukopya, kung paano yun ma-resolve. So again, maraming salamat sa panonood. Ito lang ang masishare ko sa inyo. Itong aking mini forest na hindi maganda. Maraming salamat. Bye-bye.